Masayang balita naman, natanggap na makawani ng gobyerno ang kanilang 13th month pay at cash gift. At bukod pa riyan, makakatanggap din sila ng Productivity Enhancement Incentive bago raw magpasko. May report si Sherry Antores. Bakas ang tuwa sa mukha ng mga empleyadong ito ng Department of Agrarian Reform habang nakapila sa automated teller machine. Dumating na kasi ang kanilang pinakahihintay ngayong Christmas season, ang kalahati ng kanilang 13th month pay at Christmas cash gift. Saan pupunta ngayon yung bonus nyo? Sa mga apo, ganun, sa mga anak. Pero may ilang dati pa raw naubos ang inaabangang bonus. Itong aming nakukuha ngayon ay nautang na namin to. Nautang na namin to, wala na kaming pera. Naisanda na tong ATM namin. Hindi na sa amin tong pera. Sabi naman na kanyang maliban sa 13th month pay na nakasaad sa batas at 5,000 pesos cash gift na nakuha na ngayon ng mga kawani ng gobyerno, may parating pa raw na Productivity Enhancement Incentive o PEI bago magpasko. Wala pang anunsyo kung magkano papatak ngayon ang PEI, pero nung isang taon, umabot ito sa 10,000 piso. Sa susunod na taon naman, may dagdag na pampagana ang mga government employees. Sa mapipiling top 3 agencies ng gobyerno, pipili ng 3 empleyado na hihiranging best performers at makakakuha ng performance-based bonus o PBB. Ang cash bonus mula 5,000 hanggang 35,000 pesos kada empleyado mapipili. Ang mga empleyado namang paulit-ulit na makakakuha ng gradong poor, posible raw manganib sa pwesto, sabi ng Civil Service Commission. Kasi kung consistently poor, o kaya ang rating mo unsatisfactory, yung mga empleyado pwedeng tanggalin. At kung talagang mahina yung performance ng ahensya, pwede rin isara. Kung hindi, dissolve. Sherry Antores, GMA News.